Ako si Raymart. 4 na taon na akong YouTuber at ngayon taon lang ako na monetize sa aking pagbablog. Sinubukan ko lang gumawa ng reaction video at hindi ko akalain na magbabiral ito. At yun na nga, na monetize na ako. Akala ko dati kapag na monetize ka na, kikita ka na ng pera. Hindi rin pala ganun kadali kumita ng pera kapag na monetize ka na. Kailangan mo rin pala itong pagtrabahuhan, pagsikapan, kailangan mo itong pag-isipan mabuti at maging masuri sa bawat ina-upload mong mga video. Oo, literal na mahirap na makakuha ng views lalo na kapag hindi ka naman sikat at hindi ka naman kilala dito sa YouTube. Kaya nga, sa tuwing mag-upload ka ng video, kailangan mo itong trabahuhin, kailangan mo itong ayusin. Dapat mong pagganahin ng iyong pagiging content creator. Bilang isang content creator, kailangan natin maging creative sa bawat video ang ating ina-upload dito sa YouTube upang nang sa ganun makakuha tayo ng maraming views at maraming subscriber. Kung magkagayon man, siguradong tataas ang ating earning sa bawat video ang ina-upload natin. Walang madali sa buhay, lahat pinaghihirapan. Lahat ng successful sa buhay, maraming beses siyang pinanghinaan pero hindi sumuko hanggang sa makamtan nila ang tagumpay. Gayun din po tayong mga small YouTuber, kailangan po nating tiyagain, sikapin at trabahuhin ang ating pagiging YouTuber. Walang madali sa buhay mga kapatid, lahat yan mahirap, walang instant, lahat pinagsisikapan. Kaya kung gusto natin makarating sa tuktok, kailangan nating sikapin kahit mahirap. Kailangan natin mag-upload ng video araw-araw, kailangan natin maging creative, kailangan natin trabahuhin at kailangan natin itong pagsikapan mabuti. At higit sa lahat, kailangan natin itong mahalin na parang ating sariling trabaho. Ang pagiging YouTuber po ay isang uri ng trabaho na kung saan tayo po mismo ang trabahador at ang amo. Tayo po ang gagawa ng ating sweldo. Tayo ang gagawa kung paano tayo makakakuha ng malaking sahod dito sa YouTube. Kung tatrabahuhin natin at sisikapin na magkaroon ng maraming views at subscriber, tiyak na lalaki rin ang ating earning. Kagaya ng mga vlogger na kumikita na ngayon ng limpak-limpak na pera at hindi na nagtatrabaho at ang YouTube na ang kanilang tinatrabaho. Ang the best sa pagiging YouTuber, kung saan ka magaling, yun dapat ang gawin mong content. Upang nang sa ganun, masaya ka na sa ginagawa mo, kumikita ka pa ng pera dahil sa ginagawa mo. Kaya tignan nyo yung video na to. Naghuhugas ako ng plato, nagwawalis ako, nagtutupi ako ng damit dahil doon ako magaling. Haha, joke lang po. Para sa akin, ang pag-YouTube ay nakakadagdag ng self-confidence dahil natututo tayong maging makapal ang mukha natin kapag humaharap tayo sa camera. Lalo na kapag nag-vlog tayo sa labas ng bahay, sa mga mall, at sa kung ano-ano pa. Kaya pagiging YouTube ay hindi lang po ito basta libangan. Ito ay pinagkakakitaan at bukod doon, nagiging masaya ka sa kung ano ang ginagawa mo. Kaya shoutout po sa lahat ng mga small content creator dyan, no? Patuloy lang po tayo gumawa ng mga content at mga video sa ating pong mga YouTube channel. Huwag na huwag po tayong panghihinaan sa pag-upload ng mga video, no? Darating din ang araw na papabor din sa atin ang panahon. Basta wag na wag lang tayong susuko dahil kapag sinakuha natin ito, tayo po ay talo. Kasi nandito na po tayo Sinubukan na natin. Lumaban tayo ng patas at gumawa ng mga creative video upang nang sa ganun kung sakaling mag-viral lang ating video, ipagpapasalamat natin ito sa Diyos. Thank you for watching mga kapatid. God bless!